Sa bawat buka ng bibig na itong si Mr. Bato de la Rosa, lalo siyang nalulugmok, lalo siyang napapahamak, lalo siyang napapasama, at lalong nakikinikinita natin ang kanyang pagbagsak. Good luck! Kasi ang sabi niya, eto, the more you hurt her, Sara Duterte, the more she's fighting back. Ganoon daw ang ugali ng mga Duterte. Pwes, masamang ugali yan. Hindi tama yan. Hindi magandang ugali yan. As if naman talaga may nananakit sa inyo. Diba? Ika nga, pag sinaktan ka, gantihan mo saglit ng kabutihan. Baka magbago yung nanakit sa'yo. Pero hindi. Ang mga Duterte talaga ay away at gulo ang madalas ay hanap. Yan po ang gustong ipakahulugan nitong si Bato de la Rosa. Hindi daw siya natatakot. Yun ba yun? Hindi talaga takot? Sa mga kinikilos kasi ni Digong, sa mga kinikilos ni Sara Duterte, desperado eh yung ganong kilos. At kung ikaw ay normal, kung ikaw ay matino, makikita mo na takot. Makikita mo na masikip na yung dibdib. Punong-puno na ng pangamba itong mga ito. Kung ano yung mangyayari sa kanila. Hindi siya natatakot dahil sanay sila sa paghahari-harian sa Davao City. Yan ang sinabi ng isang netizen. Tama, di ba? Akala niyo talaga. Akala niyo talaga Davao pa ito. Hindi po ito safest city. Aha, ang Pilipinas po ay magulo. Katulad ng sinasabi niyo, safest city ang Davao. Pero kinailangan ng napakalaking confidential funds na itong mga Duterte. Safest, tapos pinakamalaking confidential funds and intelligence funds. Ibig sabihin, most dangerous city. Ginawa niyo namang ginagunyo ang marami niyong kababayan dyan sa Davao City. At noong pangulo na si Digong Gonyo, sanay sila na walang sumisita sa kanila sa Davao. O yan, maganda yan. Wala kasing, ano bang nangyari kasi sa mga taga-Davao? Talaga, natuyuan kayo ng mga leaders dahil matagal na naghari-harian ang mga Duterte. Ganun ba yon? Wala? As in, wala talaga na may mga potential to be leaders? Eh, ang nangyari kasi, parang pinabayaan nyo na lang eh, kahit alam nyo na ginagago na kayo ng saklap. Ayan, wala daw sumisita sa Davao. Hindi na pwede yan dahil ang paghahari-harian ay walang puwang sa isang sibilisadong administrasyon. Yun ang punto ng mga netizen. Walang puwang ang paghahari-harian nito mga ito. Pero balikan natin, sino ba ang nananakit kay Sara Duterte? Di ba sarili niya rin? So ang ibig sabihin, kinakalaban niya sarili niya. Anako, mahirap yan. Kasi ang pagkakaalam ko, ang huling dinig ko, ang huling pagkakaalam ko, yung mga taong ganyan, yan yung mga may sayad talaga. May mga saltik talaga. Yung inuupakan at kinakalaban ang sarili. Good luck.